This is the new car of the preview General Trading LLC, and today is March 2, 2016, and I am now delivering this car to our boss, Mr. Bharat Gadwani, in Rolla Street, located in Bur Dubai. So I'm on the way now, delivering this car, Hyundai Santa Fe, model 2016. It's a brand new car, and it's a very nice car. And hope that this will be a very good car and very helpful to our company. Nice to drive a new car, that's right. Hello everyone. Magandang umaga, magandang tanghali, Pilipinas. At ako po nandito sa inyong harapan. Ako po ay nandito ngayon sa Dubai at kasalukuyang pre-break in itong bagong sasakyan ng aming kumpanya. Anyway, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy po niya akong iniingatan dito sa Dubai kahit na gaano man pong napakaraming problema. At tunay nga na napakabait ang Diyos. Sabi nga niya sa kanyang salita, Hebrews 13:5, "Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee." At maging sa salita niya po sa Matthew 6:33, sabi niya doon, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto thee." At maging sa akin pong life verse, na kung saan ay patuloy ko pong nagagamit sa pang-araw-araw, yung Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths." Sa mga kababayan ko po na hindi po po nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ito na po ang pagkakataon upang kayo po ay makakilala sa Panginoon. At gagawin lang po natin, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Bilang tao, tayo po ay makasalanan, at wala pong hindi nagkakasala. So, ang daan lamang po patungo sa langit ay wala pong ibang ating Panginoon sa Kristo. Gaya nga po yung sinabi niya sa John 14:6, Jesus said unto him, sabi niya, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." So, wala pong ibang susi, ticket, o kaya passport po natin na kung saan ay ang Panginoong Jesucristo lamang po ang ating pong susi patungo sa langit. At kung nais po niyong magkaroon ng kaligtasan, ay gawin lamang po natin ang isang panalangin, magsisisi. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Kumbisal po natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon at ilapit po natin sa Kanya. At atin pong sa ating pong pananampalataya, isipin po natin na sa ating pong pagkukumpisal, tayo po ay kanya pong pinatawad na. At sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay kanyang nilinis na at tanggapin po natin ang ating Panginoon si Kristo, Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Nang sa ganun, magkaroon po tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan. At kung tayo po ay tumanggap na, magkakaroon po tayo ng Espiritu Santo sa ating puso. At yun na po ang siyang magiging ating gabay. Siya na po magtuturo sa atin. The Holy Spirit will guide us sa lahat po ng ating magagawin. Maging sa patuloy po nating pagbabasa ng Bible, doon po natin makikita kung saan pa ang mga kautusan ng Panginoon. Ang Bible po, yan po ang ating pong pinaka-guide sa pang-araw-araw po nating buhay. Kumbaga, yun po yung ating kumbaga, si electronics po, yun po ang ating
manual. So yun lamang po ating basahin sapagkat nandun na po lahat. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po'y kanyang iniligtas, bagamat hindi po ako karapat dapat. Ako po ay naligtas noong May 2, 1995 doon po sa Riyadh, Saudi Arabia. At napasama po sa grupo ng Mustard Seed Christian Church bilang isa pong mananampalataya ay nagpatuloy po ako.